Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang paggawa ng tao sa kanyang tungkulin ay, sa totoo lang, ang pagtupad ng lahat ng likas sa loob ng tao. Iyan ay yaong maaari para sa tao. Doon lamang natutupad ang kanyang tungkulin. Ang mga pagkukulang ng tao sa panahon ng paglilingkod ng tao ay unti-unting nababawasan sa pamamagitan ng umuunlad na karnasan at ng proseso ng kanyang karnasan sa paghatol. Hindi nakapipigil o nakaaapekto ang mga ito sa tungkulin ng tao. Yaong mga tumigil sa paglilingkod o sumuko at umatras dahil sa takot sa mga kakulangan na maaaring umiiral sa paglilingkod ay ang mga pinakaduwag sa lahat ng mga tao. Kung hindi kayang ipahayag ng tao ang nararapat niyang ipahayag sa panahon ng paglilingkod, o makamit kung ano ang likas na posible para sa kanya, at sa halip ay naglalaro lamang at nagpapadala sa agos, naiwala niya ang ginagampanan na kailangang mataglay ng isang taong nilalang. Ang ganitong uri ng tao ay itunuturing na isang mababang walang kaanyuan at walang kabuluhang pagsasayang ng espasyo. Papaano ang isang gaya nito ay mapararangalan gamit ang titulo ng isang taong nilalang? Hindi ba't sila ay mga kaanyuan ng katiwalian na nagniningning sa panlabas ngunit nabubulok sa loob? Kung ang tao ay tinatawag ang kanyang sarili na Diyos, ngunit hindi kayang ipahayag ang kabuuan ng pagka-Diyos, gawin ang gawain ng Diyos mismo o katawanin ng Diyos, siya ay walang alinlangang hindi Diyos dahil wala sa kanya ang esensya ng Diyos at yaong likas na kayang makamit ng Diyos ay hindi umiiral sa loob niya. Kung naiwawala ng tao kung ano ang likas na kayang makamit, hindi na siya maituturing na tao at hindi siya karapat dapat na tumayo bilang isang taong nilalang o lumapit sa harap ng Diyos at paglingkuran siya. Higit pa rito, hindi siya karapat dapat na tumanggap ng biyaya ng Diyos o mabantayan, maingatan, at gawing perpekto ng Diyos. Maraming mga naalisan ng tiwala ng Diyos ang tuluyan ng mawawalan ng biyaya ng Diyos. Hindi lamang nila hindi kinasusuklaman ang kanilang mga pagkakamali, ngunit tahasang pinalalaganap ang kaisipan na ang paraan ng Diyos ay mali. At yaong mga suwail ay ipinagkakaila pa ang pag-iral ng Diyos. Papaanong ang ganoong uri ng tao na may ganoong pagkasuwail ay nagkakaroon ng karapatan ng pagtatamasa sa biyaya ng Diyos? Ang mga taong nabigo sa pagtupad ng kanilang tungkulin ay naging napakasuwail sa Diyos at malaki ang pagkakautang sa Kanya. Gayunman, sila'y bumabaling at nagsasaway
na ang Diyos ay mali. Papaanong ang ganoong uri ng tao ay magiging karapat-dapat na gawing perpekto? Hindi ba't ito ang tagapagpauna ng pagkakaalis at pagpaparusa? Ang isang taong hindi gumagawa ng kanyang tungkulin sa harap ng Diyos ay nakagawa na ng pinakakasuklam-suklam sa mga krimen, kung saan kahit ang kamatayan ay hindi isang sapat na kaparusahan. Gayunman, ang tao ay may lakas pa rin ng loob na makipagtalo sa Diyos at itumbas ang kanilang sarili laban sa Kanya. Ano ang kahalagahan ng pagpeperpekto sa ganoong uri ng tao? Kung ang tao ay nabibigong tuparin ang kanyang tungkulin, siya ay nararapat na makaramdam ng kahatulan at pagkakautang. Nararapat niyang kasuklaman ang kanyang kahinaan at kawalang saysay, ang kanyang pagiging suwail at pagiging tiwali. At higit pa rito, nararapat niyang ialay ang kanyang buhay at dugo para sa Diyos. Doon lamang siya isang taong nilalang na tunay na nagmamahal sa Diyos, at ang gayong uri lamang ng tao ang karapat-dapat sa pagtatamasa ng mga biyaya at pangako ng Diyos at sa pagpeperpekto sa pamamagitan niya. At paano naman ang nakararami sa inyo? Paano ninyo pinakikitunguhan ng Diyos na nabubuhay sa kalagitnaan ninyo? Paano ninyo nagagawa ang inyong tungkulin sa harap niya? Nagawa ba ninyong lahat ang mga ipinagawa sa inyo kahit na ang kapalit nito ay ang inyong sariling buhay? Ano ang inyong naisakripisyo? Hindi ba kayo nakatanggap ng malaki mula sa akin? Nakikita nyo ba ang pagkakaiba? Gaano kayo katapat sa akin? Paano ninyo ako napaglingkuran? At paano ang lahat ng aking mga naipagkaloob sa inyo at nagawa para sa inyo? Nasukat ba ninyo ang lahat ng mga ito? Nahatulan ba ninyong lahat at naiambing ito sa kung gaano kaliit na konsensya ang mayroon kayo sa loob ninyo? Sino ang magagawan ninyo ng tama sa pamamagitan ng inyong mga salita at mga pagkilos? Maaari kayang ang gayong kaliit na sakripisyo ninyo ay karapat-dapat sa lahat ng aking mga naipagkaloob sa inyo? Wala akong ibang magagawa. At buong pusong nakalaan sa inyo, gayunman, kayo ay nagkikimkim ng masasamang mga paghihinala tungkol sa akin at kulang sa katapatan. Iyan ang lawak ng inyong tungkulin, ang inyong tanging ginagampanan. Hindi ba ganito? Hindi ba ninyo alam na hindi ninyo natupad kahit kailan ang tungkulin ng isang taong nilalang? Paano kayo maituturing bilang isang taong nilalang? Hindi ba ninyo malinaw na nalalaman kung ano itong inyong ipinahahayag at isinasabuhay? Kayo ay napigo sa pagtupad ng inyong tungkulin. Ngunit kayo ay naghahanap upang makamit ang awa
at masaganang biyaya ng Diyos. Ang gayong biyaya ay hindi na ihanda para sa mga walang silbi at mabababang gaya ninyo, kundi para sa mga yaong hindi humihingi ng kapalit at malugod na nagsasakripisyo. Ang mga taong katulad ninyo, ganyang mga mabababang walang kaanyuan, ay hindi karapat dapat kahit kailan na magtamasa ng biyaya ng langit. Tanging paghihirap at walang tigil na kaparusahan ang inyong mararanasan sa inyong mga buhay kung hindi ninyo kayang maging tapat sa akin. Ang inyong kapalaran ay magiging isang pagdurusa kung hindi ninyo kayang managot sa aking mga salita at aking gawain. Ang inyong matatanggap ay isang kaparusahan. Anumang biyaya, mga pagpapala, at kamangha-manghang buhay sa kaharian ay walang magiging kinalaman sa inyo. Ito ang katapusang nararapat ninyong makamtan at isang bunga ng inyong sariling kagagawan.